Well, ito nga ang sinabi ni LeBron James at Anthony Davis dito nga sa naging laban nila kontra nga dito sa Phoenix Suns. Ano ba naman kasi no, ito kasi ang unang talo nila dito nga sa NBA regular season. Ito na rin atang isa sa pinaka-worst na laro ngayon dito ni LBJ simula nag-opening season. Na ano nga bang kanilang explanation dito? Tara't pag-usapan natin yan. So tinalo nga ng Suns ang Lakers dito nga sa final score na 109-105. Hindi nga naging matagumpay yung plano dito ng Lakers at ni LeBron James dito nga sa free throw ay intentional na i-miss parang magkaroon pa sana ng isa pang possession. Pero bago yan, baka magustuhan mo tong napaka-solid na jersey. Pwedeng pwede ito pang laro pang basketball, no? Napakaganda rin ng tela. Dating 700 pesos, ngayon ay mabibili mo na lamang ng 266 pesos. 62% off ngayong araw sa Shopee. Click mo lang yung link sa comment section. Simula kasi ng opening season, so far ito na rin ang pinaka-worst na laro nga dito ni LeBron James. Scoring only 11 points, shooting 3 out of 14 from the field at 2 out of 5 only from the 3-point line. Sa starting lineup dito nga ng Lakers ay siya lamang ang merong negative sa plus and minus with negative 17. Pero kung iisipin, no, marami din talagang factors kung bakit talaga nagkaganito. Na nga lang dito ay injured ang ibang key players dito nga ng Lakers, so si LeBron din talagang isa sa mga inaasahan ng team. Pangalawa, napaka-solid nga dito ng kupunan na Phoenix Suns, lalong-lalo na itong sila Devin Booker at Kevin Durant. Kung saan itong dalawang to, kung ikukumbay natin ng puntos, ay nakapagtala na kaagad ng 63 points dito nga para sa Phoenix Suns. Itong si Booker ay 33 points, itong si Durant naman ay 30 points. Napakasakit talaga sa ulo niyan para dito sa Lakers. Pero ayon nga mismo dito kay Anthony Davis, no, ay hindi nga daw nila pwedeng isisi to sa kanilang head coach. Parang ganun din ang pinahiwatig dito ni LeBron James matapos nang ipaliwanag dito ang mga pangyayari. Hindi daw kasi nadedetermine ang isang team sa pagkakatalo nito. Hindi kung paano nga ini-evaluate ng isang team ang kanilang pagkatalo, paano nga ba sila daw makakabawi sa mga susunod na laro. Kung mapapansin nyo, no, itong si JJ Redick, no, talagang pinapagalitan yung mga players niya, no, kahit itong si LeBron James, nagkakamali sila na talagang walang takot itong si Coach JJ Redick. In a way, the loss is inevitable in this league. How you play and how you continue to play, you know, each and every week, each and every game will define what type of team you want to be. So, you know, I think even with the loss tonight, we still did some great things. This basically could have been better at, obviously. 14-point second quarter, they got them back in the game. We had a quarter. We started the quarter in the fourth quarter up 7 and we let them, you know, get right back into the game. So we could be a lot better there, but we did a lot of good things today. He was playing extremely well, so, you know, we got to go in and you know, try to not lose 2 in a row. Got the mentality for us all year, never lose 2 in a row.